itong mga ayuda na dumadaan sa mga kongresista at mga senador, illegal po yan. Super kapal naman. Yan po ang tawag ni Attorney Harry Roque kay Tambi, mga kababayan po natin, dahil sa umano'y pag-insert nitong AKAP sa budget ng ating gobyerno sa taong 2024. Tandaan po natin, mga kababayan, na ang House of Representatives sa pamumuno ni Tambi ay mamumudmud lang naman ng kalahating trilyon, 500 billion na utang ng ating gobyerno at ipamimigay umano sa ating kababayang may hirap para sa ayuda. Ngunit ang nakikita po ng ilang mga kritiko nitong si Tambi ay posibleng gagamitin sa pamulitika o pagpapakilala ni Tambi itong mga ayuda at sasabihin na galing umano sa kanya at galing umano kay House Speaker Martin Romualdez o kaya dito sa Tingog Party List na pinamumunuan ng kanyang asawa. Kaya nga naman itong si Attorney Harry Roque ay nanggigigil nga sa pagkakaroon nitong AKAP at may budget na mahigit 26 billion. Yuda para sa kapos ang KITA program or AKAP. Alam niyo ba, nakakaiba itong programang ito kasi ito yung kauna-unahang pagkakataon na di umano ay dapat ipamimigay ng DSWD para doon sa mga konti nga ang kita dahil nga po sa inflation o yung mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Napakalaki pong halaga ito, 26.7 billion pesos. Pero ito'y kakaiba rin dahil una-una, hindi siya kasama doon sa National Expenditure Plan. Ano ba itong NEP? Ito yung budget na sinusumite ng Malacanang sa Kongreso. Ito yung nagiging basihan ng talakayan sa budget season. Kakaiba rin po ito dahil hindi po ito lumabas doon sa House version ng budget. Ito na po yung General Appropriations Bill. Hindi rin po ito lumabas doon sa General Appropriation Bill na inaproban ng Senado. Hindi rin ito lumabas doon sa final na na-ratify ng parehong kapulungan ng Kongreso. Pero lumabas siya matapos yung tinatawag na BICAM. Ano ba yung mga step-by-step na yan? So una po muna, budget call. Tapos i-consolidate ng DBM, magiging National Expenditure Plan, isusumit sa Kongreso, magkakaroon ng committee hearing, magkakaroon ng plenary hearing. Sa Senado, ganoon na naman. Committee hearing, plenary, tapos aprobahan. Tapos nagkakaroon ng bike. Nangyayari ang karamihan ng mga kaduda-dudang tinatawag na insertions. Singit. Kaya nga po insertions kasi wala siya doon sa National Expenditure Plan. Pero ito mga insertions, hindi lang po pwede mangyari yan sa BICAM. Ha? Nangyayari din po yan sa period of amendment kapag tinatalakay na ang budget sa floor, sa plenary. Ako po talaga dati, no? Anong ako'y kongresista, napansin ko na meron talagang pork barrel ang sekretary ng DPWH na talagang ginagamit niya yan para pamigay sa mga congressman at senador pag humingi ng projects. Inisa-isa ko yan, kaya pinatahimik nila ako. No? Pero anyway, kapag yan naman po ay nagkaroon ng institutional amendment na tinatawag, ibig sabihin, yung isang departamento ay humingi ng mas malaking pondo at yung isa namang departamento ay pumapayag na bawasan sila, wala pong problema dyan. Pero ang problema talaga dyan sa period of amendment na yan, yung mga individual amendment, dyan po pumapasok yung mga personal interest ng mga kongresista at pati na rin mga senador. Kaya talaga naman po, maski hindi na pag-aaralan ng proyekto dahil hindi dumaan sa budget call, hindi dumaan sa regional development councils, yun po yung mga pinagdadaanan bago gumawa ng budget ang DBM, eh naisisingit. Pero ang malupit po dito sa bicameral conference, unang-una, hindi po yan nakaka-participate ang buong Kongreso. 12-12 lang po yan galing sa Kamara at 12 galing sa Senado. Pangalawa, yan po executive session. Wala po yan transcripts at walang po pwedeng kahit sino na nasa loob ng bicam room kung hindi ang mga miyembro lamang ng bicameral committee ng parehong kapulungan ng Kongreso. At pangatlo, wala rin yang transcript. So hindi mo alam kung ano nangyari. So dyan po talaga, pag nagkaroon ng insertions, abay, hindi mo malalaman minsan talaga na nangyari yan. Now, anong malupit dito sa akat nito? So, isa lang ang ibig sabihin dyan, mga kababayan po natin, kung walang transcript at ito'y exclusive nga para lang sa kanila, mga kababayan po natin, hindi na isa publiko itong nangyayaring bicam na ito. Ibig sabihin, pwede magkaroon ng mikus-mikus dyan, mga kababayan po natin.
Ngunit ang nangyayari, mga kababayan, kahit pa ang kapwa senador na kasama doon sa MICA, itong Senator Amy Marcos, ay inamin na wala umano itong AKAP. At kung naka-attach man ang kanyang signature doon sa AKAP dahil umano sa e-signature na kanilang isinumite, ngunit hindi kasama itong AKAP. So ibig sabihin, talagang malinaw na ang pag-insert nitong AKAP sa budget ng ating gobyerno para sa taong 2024 ay malinaw na isang panluloko po, mga kababayan po natin. At buti na lang, mayroong Attorney Harry Roque na nagpapaliwanag at nagbibigay po sa atin ng kanyang naging experience, kaalaman, diyan sa House of Representatives nung siya ay congressman pa. Kaya walang maitatago itong si Tambi at nabubuking. Nako po. Kaya nga naman siguro, ito ha, ang aking nakikitang opinion dyan, mga kababayan po natin. Kaya nga naman siguro sinibak sa pag-ibig itong asawa ni Attorney Harry Roque dahil sa kanyang pagbubulgar ng mga anomalya at mga ginagawang katarantaduhan nitong administrasyon at syempre itong si Tambi sa ating gobyerno. Baka yan ang nangyari kaya sinibak ang asawa ni Attorney Harry Roque. Ito, abay hindi alam ng Senado. Ibig sabihin, naisingit yan na wala man lang diskusyon sa BICAM. Now, paano nangyari yon? Well, unang-una, obviously, no, sa crime po ng falsification, kung sino na kinabang, siya yung suspect na responsible sa forgery. Pero sa insertion sa budget, ganun din. Kung sino na kinabang sa insertion, yun din ang suspect. Sino ba na kinabang? Walang iba kundi si Mr. Speaker. Dahil tignan nyo, nakasulat dito sa notes. Yan, pakita natin yung notes ha. Kasi nga po, wala yan sa budget talaga. No? Bigla na lang lumabas. At saka, dyan lang po yan sa notes. O, lakihan natin itong nasa yellow. Ah, yan. O, lakihan natin. O. Basta, nakasulat po dito na 26.7 billion ay po pwede lamang ma-release ng DSWD subject to guidelines. Pero, ito po ay subject din sa approval ng Speaker. Can you imagine? Can you imagine? Dalawang kapulungan ng Kongreso and yet ang disbursement ng 26.7 ay subject to the sole approval of the Speaker. Eh kung ikaw ay halal ng bayan na mayroong 16 million votes bilang isang senador, pupunta ka ba kay Speaker para humingi ng kanyang authorization na kumuha? So grabe ano mga kababayan po natin, itong 26 billion ay kontrolado ni Tambi, nitong ni House Speaker Martin Romualdez dahil ang authorized na magre-release nito ay siya lamang, mga kababayan po natin. Kahit pa itong proyekto ay under sa DSWD at gumawa nga sila ng panibagong programa, itong AKAP. Naku po, grabe itong ginagawa nilang panluloko, pagtatraidor sa ating mga ordinaryong Pilipino. Although napakasarap po, pakinggan AKAP, ayuda, abay nakakatuwa po yun. Gaya sa ating mahihirap at maliliit lamang yung sweldo, basic lamang yung ating sinisweldo, ay napakalaking tulong yung ayuda na yan. Pantawid gutom po yan, mga kababayan po natin. Pero ang nakikita natin na kapalit ay isang panluloko. Kumbaga, pinapaikot-ikot lang po tayong ordinaryong Pilipino. Ginagamit po tayo para sa kanilang karir sa politika, para sabihin po natin na nakatanggap po tayo ng ayuda mula kay House Speaker, mula kay ganitong politiko, pero hindi natin alam na tayo din palang ordinaryong Pilipino ang magbabayad niyan sa ayudang ating natatanggap. So magpapasalamat po tayo mga kababayan dito kay Attorney Harry Roque dahil nakapagbigay po siya sa atin nitong konkretong impormasyon, reality or realidad mga kababayan po natin, at hindi masasabing fake news dahil itong si Attorney Harry Roque ay galing mismo dyan sa House of Representatives. Kayo po mga kababayan po natin, ano po ang inyong husga sa loobin, opinion patungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno, which is malinaw na talagang super kapal umano ng kanilang pagmumuka ayon kay Attorney Harry Roque. Yan lang po yung ating update. Maraming salamat. Hanggang sa muli.